Alright mga kamaster, magandang araw na naman sa inyong lahat. Yan, panibagong vlog, panibagong content na naman tayo ngayon mga kamaster. At yan, dito na tayo kanina pa sa ating lupa mga kamaster. At yan nga, kung makikita nyo sa ating likuran, ay nasa lupa tayo, no. At sa unahan ay nandun si Nakamuning. At saka dito si Sir Kaagapay, bumisita sa amin. At yun po, naglilinis na naman tayo sa ating lupa, no. Continue sa paglilinis para malayoutan na natin pagdating ng pag makaluwag-luwag, no. Pag kung meron man tayong gawing kubo, ready na, malinis na siya mga kamaster. At yun po, siguro medyo di na kaya ang init, kaya isipan namin ni Mrs. na magpahinga muna. So pasensya na kung hindi natin na-i-vlog yung pag papala ko ng mga damo. So hindi na natin i-vlog yun mga kamaster. Pero yan, at hanggat magpapahinga kami bago kami uwi mga kamaster, manguha muna kami ng gulay, yung mga sinasabing pao. Ay, pako ba yun? Alright, at kasama ko si Mrs. ang manguha ng pako mga kamaster. Alright, let's go. Alright, so mga kamaster, dito na tayo sa ating pagkukunan ng mga pao para gawin nating ulam. So kung makikita ninyo mga kamaster, magkatabi lang ang lupa natin, andun na lupa natin, at dito lang kami mangunguha ng pao mga kamaster. So kasama natin si Mrs. So masarap itong pao sa kung sino man yung hindi pa nakatikim ng pao. Masarap ito sa ano, masarap itong ulamin mga kamaster. Ako na, ito na mag-video. Alright, si Mrs. na naman ang mag-video sa atin. At ako na mangunguha kasi madamo mga kamaster, bakang may ahas. Alright, so yan. Kulang pa mga kamaster, kailangan muna nating damihan para dahil pag makuluan ito mga kamaster, kukunti lang siya. Kaya damihan natin kunti mo. To. Dito sa amin mga kamaster, nangunguha lang kami dito sa mga gilid-gilid. Pero marami ding nagbibinta dito doon sa bayan. Tag 20 pesos ang isang ano niya. Ang tawag sa Tagalog yung isang bugkos. Alright, ang init na.
Tutay sunahan o. Binakog na yung natagak. Salas! Alright, meron na tayo nakuhang papako. So okay na to mga kamaster, balik na tayo dun sa kubo. So lakad-lakad lang tayo sa madaanan natin yung kukunin natin. Kung may madaanan tayong mga pati. Yun o. Alright mga kamaster, okay na to. Balik tayo sa ating lupa.
okay lang. At Roy, siya nga pala mga kamaster, no, sa nagko-comment na kung ba't doon ko nilagay yung saging, mga kamaster. Kasi po ay hindi naman yun ang harapan sa ating, kung magtayo tayo ng kubo, hindi naman doon nakaharap ang ating kubo, dito po mga kamaster. Kasi dito po banda, mga kamaster, sa dulo ng ating lupa, road right din po ito. Ayan, road right din po ito, mga kamaster. At ang kubo po natin dito po nakaharap, mga kamaster, kasi nandun po ang ano, ang silangan ng araw. Kaya dito po nakaharap ang ating bahay kung magpatayo man tayo. At sa mga nagko-comment, kasi nasanay po kami na magtayo ng bahay, mga kamaster, na nakaharap talaga yung bahay sa silangan, hindi sa salupan, yung kung saan sa salop ang adlaw ay yung araw. Alright, so yan po mga kamaster, no? Nagpapaliwanag lang po tayo sa kumu-comment kung bakit yung tinaniman ng saging doon sa dulo. Alright, thank you. At continue the game muna tayo dito sa ating lupa, no? Maglinis muna tayo kunti, medyo kaya pa naman ang init. Meron na tayong pangulam pag uwi. Natikin na lang ito kamuna. Ito, gulay. Pako. Pako. Saan yung nakatikin ito? Sa Bailen. Ha? Sa Bailen. Diyan, marami diyan. Sa Cavite. Madami doon, kamuning, no? Sa asawa ng aking kuya. Masarap to, na madawag doon. Pako. Masarap to sa... Gisa? Gisa? Hindi na sa nilibo to. Ano lang, parang half cook, lagain lang siya. Dayon, lagyan ng suka. Oo. Yon. Parang kinilaw. Ay, parang kilaw. Parang kilawin. Parang kilaw talaga siya. Ah, kilawin niya parang talaga. Kilaw dalabo. Marami nung pako kamuning, oh. Sa. Diyan, oh. Ay, ano tatanim niya? Hindi. Hindi. Gugulayin. Isa lang siyang tumutubo diyan. Ang dami yan diyan. Sir, meron na tayong ulam, no, nakatuwa na tayo. So, kailangan na natin maglinis tayo konti para hindi sayang ang pagpunta natin dito sa ating lupa. Kanina meron na tayong nalinisan, pero kakaunti lang, mga kamaster, kasi ang sobrang init. Let's go. Dito, may puno kasi ng niyog kaya walang init. Alright, let's go. Let's go.
Hindi na kami. Unitan. Yan. Ayusin, baka mahulo. Ayusin mo, baka ikaw ay mahulo. Alright mga kamaster, nagpahinga lang ako saglit, so gusto ni Mrs. na siya muna daw ang mag-ano, kung kaya niya daw. Tingnan natin kung kakayanin ba ni Mrs. na gawin ang ginagawa ko mga kamaster. O ayan diba, kung tingnan ni Mrs. Parang ano lang, easy lang pag ako ang gagamit, pero yan pag na-try niya na ano, diba mahirap. Iba rin kasi mga kamaster kapag hindi ka sanay na hahawak ng mga pala. Tapos yan, pag hindi po sanay kasi hawak ng mga ganyang trabaho, tapos pag sila ang gagawa yun, mahirap. Pero silang titingin, parang easy lang. Diyan, exercise para pampano tunaw ng dyan. Hindi lang hindi matunaw. Alright mga kamaster, tanghali na, kailangan na namin umuwi kasi magpupunta pa kami ng paaralan. Punta namin yung anak namin na sa eskwelahan. Alright, so alright, so abangan nyo na lang pag-uwi namin. Punta muna kami kay alas ni Paris. Alright, at magluluto na ng pananghalian at nakakuha na kami ng ulam. Magpiplay na ito. Alright mga kamaster, uwi muna kami kasi magsasayang pa ng pananghalian. Ang gapang.
Bahal. Pagkita ka na, gusto din siya po. Alright, si Mrs. nahirapan sa kalisod. Alright, mga kamaster, dito na tayo sa bahay ni Alas ni Ferris. Ayan. Alright, andito na tayo kay Alas ni Ferris. So, yan mga kamaster, hanggang dito nang ma-upload natin video ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless, baba, love you. Wee!